on our way to Triva River for fishing salmon. Yeah, we'll try river fishing and I'll just walk around to enjoy the view. Parang ang baba ng energy namin doon, charot. Ayun, pumunta kami sa Driva River dito sa Norway para sa salmon fishing. Season na lang kasi dito yung panghuli ng salmon. Ay, taray sa mga salmon. This year, hanggang August 15 lang, pwede kang manghuli ng salmon sa river. Pagtapos no, next year na ulit pwede. Saka dapat may license ka bago ka makapanghuli ng salmon. Kaya sinusulit na ni Peter yung salmon fishing kasi limited lang yung time. 1 month lang sa lugar na to. Sa iba naman, 2 months. Pagtapos noon, next year na ulit. May isang oras din yung biyahe namin papunta sa Driva, tapos huminto muna kami dito sa hotel para magbayad ng license. Ganda ng view, kaya nag-ikot-ikot muna ako habang nasa loob sila. Pagkakuha nila ng license, pumunta na kami sa ilog. Fishing in the river, Big River. Big River? Yeah. Is this your first time here? First time. Oh, me too. Chinek muna namin yung lugar. Yung license, valid siya for 24 hours, simula 6 PM hanggang 6 PM the next day. May oras lang sila dito ng panghuli ng salmon. Ito yung ilog kung saan sila manghuli ng salmon. May tulay din dito. Nakakatuwa, ang ganda ng view kasi may falls din akong nakita. Ayan. Siyempre ako feel na feel ko muna yung paglalakad, pag-i-emote. Kasi mamaya na ito pag sumigaw ng fish on, ayan, tatakbo na ako, mag-video na ako sa kanya. Ganun kami ka-supportive sa isa't isa, char. Nice view. Good spot. It's very big river. Malawak at mahaba yung ilog kaya maraming pumupunta dito para mangisda ng salmon. May mga nakasabay na kami dito, naghihintay na lang sila ng 6 PM. Mga 5:30 kasi kami dumating dito. Kumbaga naka-on your mark na sila kasi may pwesto kung saan ka dapat magsimula mangisda. Tapos yun, sunod-sunod na. Where are you going? I'm going home. At eto na, nagre-ready na ang aking pambato, ang aking manok. Char, ayan, tumitingin siya sa kabila kasi mga mukhang pro na daw sa salmon fishing yung mga yon. Tapos siya beginner pa lang. First time niya kasi. Ayan, kasama niya ang kanyang friend na si Marchie or Marfish Norway sa Facebook. Ayan, siya rin yung nag-guide kay Peter nung nagsisimula pa lang siya sa fishing. And siya rin yung nagturo sa akin kung paano humawak ng fishing rod. Kasi experience na siya, may more than 10 years of experience na siya sa fishing. Libangan niya rin yun. Okay, ready, full gear. Say hi to my vlog! Hi! Taray feeling vlogger. Ayan, char. At lumusong ng ating mga chef sa umaga, fisherman sa gabi. May mga rules pala dito, hindi kami aware nung una, na dapat dun ka magsisimula sa bandang unahan, tapos may pila. May mga bait and pools, parang mga station 1, station 2, mga ganun. Tapos kapag nakahuli ka ng salmon, out ka na sa round na yon. Sa next round ka na magjo-join to give chance to others. Pero pwede ka rin naman hindi sumali sa rotation at pila, basta pumunta ka lang dun sa medyo baba ng ilog. Nakakalokang daming rules, kaya tamang pang videographer or photographer lang talaga yung role ko today. Saka audience, taga-cheer, ganun. Kaya pumunta kami doon sa medyo baba ng river. Ayan, may huli na ang aking pambato. Kaso maliit, kulang pa sa aming dalawa ito, charot. Ayan, nakahuli siya ng trout, pero maliit kaya binalik niya. Bawal kasi dito sa Norway hulihin kapag hindi pa okay yung size. Kaya dito ko rin natutunan yung catch and release. Kaya kung mapapansin nyo sa iba naming fishing videos, nire-release niya yung isda, pinapakawalan ulit. Lalo kapag alanganin yung laki. At ito na ang highlight ng aming fishing trip. May nahuli na si Peter na salmon. Super happy siya. Yeah. Siyempre ako din. First time ko kasi siya makita makahuli ng salmon. At hindi kami uwing bokya, charot. First fish! Nice. Small one. That's small. Okay. Baby salmon. Umulan ng malakas kaya sumilong ako sa cottage. May mga cottage or waiting shed sila dito. Sabi ng mga kasama ko na nakasilong din, baliwala daw sa salmon tong malakas na ulan at malakas na agos. Kaya tuloy pa rin sila sa pangingisda. Kasama ko yung iba dito nakasilong, yung mga naghihintay sa kanilang turn. Ayun si Peter oh. Kahit umuulan, ayun pa rin siya. Libang na libang talaga siya. Pero nagdesisyon na rin kami umuwi pagkatapos na to. Magta 12 o'clock na ng ating gabi nung umalis kami doon. O diba maliwanag pa. Yung iba doon na iwan pa kasi siguro mag-overnight sila doon ng pangingisda. At dito na po nagtatapos ang aming fishing trip for today. Thank you for watching.